Mula sa Kidlat News Channel Broadcast Center sa Quezon City. Narito na ang mga pinakamahalagang balita sa oras na ito. Kidlat News Updates. Buong Pilipinas ngayon ay nakaabang. Halina't samahan kami upang alamin ang mga balitang ating kailangan. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Dahil sa patuloy na nararanasang mga aftershocks, mas pinili ng maraming mga Abrenyos na matulog sa labas ng kanilang mga bahay. Kasunod ito ng magnitude 7 na lindol kahapon sa kanilang lalawigan at ibabang parte ng Luzon. Naglagay ng makeshift tent at mga kubo ang mga tao para may matulugan sa magdamag. Huwebes ng umaga, isa pang lindol ang naranasan sa bayan ng Pidigan na naitala sa magnitude 5.2 at naramdaman din sa kalapit na probinsya. Sa nakalipas na magdamag ay higit 800 aftershocks ang naitala ng FIVOG sa lalawigan ng Abra. Magkakaroon ng pinansyal na tulong ang mga pamilya ng Overseas Filipino Workers o OFW na naapektuhan ng magnitude 7 na lindol kahapon. Ito'y sinabi ngayong araw ni Department of Migrant Workers Secretary Susan Tuts Ople na maglalaan sila ng 20 million pesos na support at assistance fund para rito. Makikipagtulungan din sila sa Home Development Mutual Fund o Pag-ibig Fund para sa aplikasyon ng emergency loan para sa mga OFW family victims. Hinikayat niya din ang mga apektadong pamilya na agad nang magsumite ng kanilang mga aplikasyon para sa financial assistance sa pinakamalapit na OWA office sa kanilang probinsya. 3.6 milyong Moderna vaccines ang napasok kahapon, July 27, at 623,000 AstraZeneca vaccines naman ang nanganganib na mapasorin sa darating na July 31. 5.1 billion pesos na halaga ng bakuna mula sa pribadong sektor ang masasayang na ayon kay Go Negosyo founder Joey Concepcion ay dahil sa delay o pagkaantala ng pag-aproba ng Health Technology Assessment Council o HTAC. Saad ni Concepcion, masyado nang huli ang pag-usad ng bakunahan sa bansa at Marso pa sila nananawagan sa pagpapalawig ng second booster vaccination kung saan hindi pa ganito karami ang maaaring masayang. Nito lamang Martes, July 26, inulunsad ng Department of Health o DOH ang Pinas Lakas COVID-19 Vaccination Drive. Hindi sang-ayon ng ilang eksperto sa panukalang anti-ghosting bill. Sa isang interview ngayong araw, sinabi ni psychologist Dr. John Carandang na hindi na kailangan pang isabatas o lagyan ng kaukulang kaso ang ghosting dahil mas nararapat daw dito ang pag-unawa, maayos na komunikasyon at paninindigan kung handa na o hindi pa sa isang relasyon. Dagdag pa ni Carandang na sa halip gawing batas ito ay ituro na lamang sa mga paaralan ang masamang maidudulot nito at ipaliwanag ng mabuti kung ano nga ba ang emotional cruelty. Maaari din daw itong isama sa ilang subject sa paaralan tulad ng health at values education. Para sa Kidlat News Update, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.